Ano nga ba ang kayang gawin ng isang tatay para ipaglaban yung buhay ng anak niya? Medyo naalala ko sa kwento na to yung movie na John Q. Siya si George Pickering III, 59 years old. Meron siyang anak na mahal nga niya at ito nga si George Pickering II Jr., 27 years old. Pero isang araw, biglaan na lang itong magkakasakit on January 2015. Dinala ni George yung anak niyang si Junior sa Tumbal Regional Medical Center kung saan mas lumala nga yung kondisyon ni Junior at eventually kinailangan na siyang i-life support. Dito na nga sinabihan ng mga doktor si George na brain dead na at vegetable na nga daw itong si Junior at maliit na lang daw yung tsansa nitong mabuhay pa. Siyempre bilang tatay, hindi ito matanggap ni George at since lasing din siya nung araw na yon, dito na nga magsisimula yung gulo. Since sinabi na nga ng mga doktor na alanganin na nga daw magising si Junior, dito na nga binigyan ng option ng mga doktor yung nanay ni Junior at yung kapatid niya kung ano yung gagawin sa kanya. Ang desisyon nila, tanggalin na nga lang daw sa life support si Junior at basically, antayin na lang mategi. Ang malaman ito ni George, dito na nga siya magagalit dahil bilang tatay nga ni Junior, dapat parte siya ng mga ganitong desisyon. Sobrang ikinagalit nga ito ni George na ayon sa kanya, sobrang minamadali daw na sinabi pa nga niya, they were moving too fast. The hospital, the nurses, the doctors. Dagdag pa ni George, may pag-asa pa naman daw mabuhay yung anak niya at huwag daw munang sukuan. Dahil nga nag-aalala at natatakot nga itong si George na baka tanggalin nga sa life support itong si Junior, dito na nga siya lumabas at kumuha ng beng-beng at saka pumasok ulit sa ospital. Daladala yung beng-beng, nilak niya yung sarili niya sa may kwarto kung saan nakaratay din yung anak niya. Sabi pa nga ni George, bigyan lang daw siya ng ilang oras dahil siguradong sigurado daw siya na magigising pa daw yung anak niya. Sa paglaki nga ng mga gulo, dito na nga nagdatingan yung mga SWAT para sumukang makapag-negotiate kay George. Ito namang si George, ayaw daw niyang sumuko hanggang hindi niya nasisiguradong maliligtas nga yung anak niya. Kwento pa nga ni George, habang kasama nga daw niya yung walang malay na si Junior, hinawakan daw ni Junior yung kamay niya ng ilang beses na nagsisimbolo na may buhay pa nga daw si Junior. Nilaban pa nga ni George na makapag-stay pa siya doon sa loob ng kwarto kasama yung anak niya, pero makalipas yung 3 oras, nakapasok na nga yung SWAT doon sa may loob ng kwarto at inaresto at hinuli na nga nila si George. Sa isang himala, worth it naman yung pakikipaglaban at pagpuprotekta ni George doon sa anak niya dahil eventually, nagising at nakarecover nga itong si Junior. Nagbigay pa nga ng statement si Junior at ayon sa kanya, there was a law broken, but it was broken for all the right reasons. I'm here now because of it. It was love. December 22, 2015, 11 months matapos makulong si George, nakalaya din siya at ngayon kasama na niya yung anak niya na buhay pa nga dahil nga sa hindi pagsuko ni George kay Junior. Dagdag pa nga ni Junior, the important thing is I'm alive and well. My father is home and we're together again. Bigyan naman ng statement yung ospital kung saan dinala nga si George at ayon sa kanila, wala naman daw silang ginawang mali at dumaan naman daw sa tamang proseso yung ginawa nila kay Junior. Dagdag pa nila, yung nanay daw at kapatid daw ni Junior yung nag-decide ng gagawin kay Junior at hindi naman daw nila pwedeng hindi sundin yon.